Nandito tayo ngayon sa taniman namin ng mais. So ito yung tanim namin ng mais. Ano lang to? Hindi to sweet corn, yellow corn lang to. So tinanim namin to para sa mga alagang. Kasi ito, magulang pwede makain sa manok, sa baboy. Siyempre, kakain din natin. Para makain tayo ng mais. Ito natin ang bunga na. Ito, ito ba yung bunga, ang laki. Gandaan dito sa probinsya kasi makatanim tayo ng kung ano-ano gusto natin itanim. Kasi ito, libre lang yung seedling dito sa binibigay ng ano, ng DAR, Department of Agriculture. So, nabibigay sila ng libreng seedling, may kasama pang pataba para makapananim yung mga tao. So, ito yung taniman natin, marami yung taniman natin. Yan. At nagbubunga na sila ngayon, no? Yan. May bunga na sila lahat. So, malapit na, mga ilang linggo na lang to, maka-harvest na tayo dito. Pwede na tayong magluto nito, makakain na tayo ng mais. Ayan. Ang daming bunga, hanggang doon yan. At syempre, hindi lang para sa atin na tayo makakain ng mais, kasi ito, pwede na pakain sa ating mga baboy. Kasi dito sa probinsya, nag-alaga rin tayo ng mga baboy, mga native pig. Yung mga native lang yung inalaga natin, yung panghanda sa birthday, pang litson, tapos kung may mga okasyon, kaya nag-alaga tayo. Yung mga ganito, pag na-harvest natin itong mga bunga, so yung mga matira, ipakain ito dun sa mga baboy. Pero siyempre ito, tinanggal lang natin ito kasi ito, mura pa ito eh. Wala pa itong laman. Yan, makita niyo, wala pang laman yan, oh. Wala pa. Walang laman pa. So tinanggal lang natin ito. So may sira rin dito. Pakita ko sa inyo na ipakain natin sa baboy natin. Kasi nandito yung mga baboy natin. Sira rin ito. Yan, ito yung mga baboy natin. Alaga natin. Yan, kaya yung mais. So ito rin yung purpose ng pagtanim natin ng mais para makatipid tayo sa pagkain ng baboy kasi ang mahal ng feeds. Napakamahal bumili ng feeds kaya ito yung ginawa natin pang organic lang, organic. Semi-organic kasi bumili ko tayo ng feeds. Pero konti na lang. So ito, marami tayong feeds dito. Natutulog yung mga biik natin. So soon marami tayong lilitsunin pag lumaki yan sila. At ang kagandahan kasi masarap yan kasi pre-range, tapos native, tapos semi-organic. Tapos yung maisa natin doon, pag ma-harvest natin yon, ayan, matanggalan natin ang bunga, yung mga puno, kain lahat yan ng ating baboy. So ito yung libangan natin sa probinsya, yung pagtatanim, pagpapam, para makain tayo at may pakain natin sa mga alaga natin. Pag gusto natin kumain ng baboy, maglitson, meron tayong baboy na panghanda. Sa manok din natin, gamit rin yung mais. So ito, pasukin natin sa loob at makita natin, ang dami pala talagang bunga na. Oh. Ang lalaki, oh. Yan. Tapos makita natin yan. Ang dami. Hilihilera yung bunga dito, ang lalaki. Pero tingnan natin dito kasi may mataki daw yung daga. Kita nyo to, oh. Ang haba ng mga bunga. Yan, lalaki, oh. Asa ilaga? Yan, kinain ang daga. Baka may laman na. Buksan mo daw yan. Tingnan natin kung ano. Baka harvest yun, ah. So, ayan, humingi rin yung daga. Hindi na nagpaalam. Nauna na siyang nag-harvest. Ito pala si Boss Iking. Yan. Ba? Buksan mo, Milvin? Init. Alam, mais. Kulang pa. Kulang pa, no? Pero tinira ng daga. Pero ang haba talaga, oh. Grabe. Ang ganda ng mais natin dito. Yan. Grabe ito. Ha?
Allah, ang daming tinira ng daga. Ah, ito. Allah, ang daming tinira ng daga, oh. Hmm? Ito, naubos na, oh. Ay, dapat dito. Pero, marami pa naman tayong, ano. Marami naman bunga. Wala naman problema. Pero, yung daga talaga. Papa. Ang daming tinira ng daga talaga, oh. Papa. Yung malalaki pa yung pinipili. Ayan. Pinira na yung nandaga yung malaki, pinili na yung makakain na. Allah, ang dami talaga. So, gagawa tayo ng paraan kung paano makontrol natin yung daga kasi maubos yung ano natin dito. Yung mga malalaki na puso. Puro may kagat ng daga. Pero tuwa tayo sa mais natin ngayon kasi ang lalaki talaga, oh. Maganda talaga yung naging resulta. Hello.